Welcome sa Panlasang Pinoy! Gagawa tayo ng oven-baked na leche flan. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Itlog. Ang kakailanganin natin dito ay yung egg yolk o yung dilaw ng itlog. Ng gatas. Pwedeng fresh milk o evaporated milk ang gamitin natin. Gagamit din tayo dito ng asukal, ng vanilla extract, at ng kondensada o ng condensed milk. Umpisa na natin sa pamamagitan ng paggawa ng caramel. Magpapainit lang tayo ng saucepan at pagkatapos ay ilalagyan lang natin ito ng asukal. Asukal na puti ang gamit natin dito, ha? At pagkatapos nito, hihintayin lang natin na matunaw yung asukal. Maya-maya magiging caramel na ito. Mapapansin ninyo, unti-unti nang natutunaw yung asukal at nagkukulay brown na yung gilid nito. Itutuloy lang natin yung pag-init dito at ihinaan lang natin yung konti yung apoy nang sa ganun ay hindi ito masunog kagad. Itutuloy lang natin hanggang sa tuluyan ng matunaw itong ating asukal dito. Pwede rin nating haluin ito nang sa ganun ay mas mabilis itong maghalo sa isa't isa o humalo sa isa't isa at ma-distribute nang sa ganun ay hindi lang isang parte yung nakakaramelize kaagad. Habang ginagawa natin to, nadidistribute din natin yung temperature dito. So magiging balanse yung pagkaramelize natin dito sa asukal. Itutuloy lang natin ito hanggang sa tuluyan ng natunaw at naging brown itong ating asukal. At kapag mangyari yon, ang tawag dito ngayon ay caramel na. Guys, makaraan ng ilang minuto, ito na yung ating caramel. Ibig sabihin, ready na to. Ang gagawin ko ngayon ay ibubuhos ko lang ito unti-unti dun sa ating mga ramekins na gagamitin natin sa pagmolde ng leche flan. Again guys, ang gamit ko dito ngayon ay ramekin. Kung meron kayong llanera, pwede din ninyo gamitin yan. Pero itong purpose ko ngayon, kaya ako gumagamit ng ramekin, gusto kong ipakita sa inyo. Lalo na yung mga kababayan natin na walang llanera na pwede tayong gumawa ng leche flan. Kahit wala tayong ganung kasangkapan. Kukunin ko lang yung ramekins at unti-unti nating ibubuhos itong caramel doon. So guys, eto na yung ating ramekin na gagamitin natin ngayon. Kung gamit niyo ay llanera, walang problema dyan. Pareho din ang gagawin natin. Unti-unti lang nating ibubuhos itong ating caramel dito sa gagamitin nating hulmahan. Maparamekin man yan, llanera, cake pan o kung ano man. Ayan, guys. Kita naman ninyo, di ba? I-distribute lang natin yan. Ayan. Siguraduhin lang natin na na-distribute natin yung ating caramel dito. Kung may open space pa, ayan, lagyan lang natin ng panibago. At pagkatapos nito, guys, tatabi lang muna natin ito. Gagawin natin yung same step dun pa sa ibang mga lalagyan natin. So, ito pa yung isa kong ramekin. Ilalagyan din natin yan dito. Alright. So itutuloy lang natin itong step na to hanggang sa nalagyan na natin ng caramel, yung lahat ng ating hulmahan. At pagkatapos, itatabi muna natin yung ating hulmahan, pabayaan lang natin na mag-cool down yung caramel. Guys, pagkatapos nating maihanda yung caramel, ipiriniheat ko lang yung oven. At ngayon naman, gagawin na natin yung ating leche flan. Ito na yung ating egg yolks o yung dilaw ng itlog. At ang gagawin ko dito ay ibibit lang natin ito. Gagamit ako dito ng hand mixer. Sa ganun ay mas madali yung trabaho. Pero pwede rin natin itong gawing mano-mano. Siguraduhin lang natin na nahalo mabuti yung mga itlog. Pagkatapos nito, unti-unti nating ilalagay dito yung kondensada o yung condensed milk habang inahalo natin. Kunin lang natin yung kondensada at ihalo lang natin dahan-dahan. At pag nalagay na natin lahat ng kondensada,
Itutuloy natin to sa pamamagitan ng paglagay ng fresh milk o ng evaporated milk kung ano man yung gamit ninyo sa dalawa, pati na rin ng vanilla extract. Ilalagay ko rin dito yung ating fresh milk. Fresh milk ang gamit ko dito. Ayan. At ihalo na rin natin yung ating vanilla extract dito maya-maya. So, ito na yung vanilla extract. At once na mahalo na natin ito mabuti, ililipat na natin ito dun sa mga ramekins na naihanda na natin. Ngayon guys, gagamit lang tayo ng kitchen strainer. Ang gagawin kasi natin, ililipat na natin itong ating mixture dito sa ating mga ramekins na merong caramel. So gumagamit lang ako dito ng kitchen strainer nang sa ganun ay nasasala natin mabuti. Well, kadalasan kapag nagmamadali ako, hindi na ako nagsistrain. Pero magandang practice pa rin kapag gumamit tayo ng strainer. So sa pagkakataon ito, sa video ito, gagamit tayo. So kukuha lang ako dito ng ladle at pupour lang natin yung mixture dito. Ayan. So, gagawin natin yung same step na to dito pa sa ibang ramekins na meron tayo na may laman ng caramel. Ayan. Hindi natin kailangan punuin itong ating ramekins, ha? May importante lang, at least siguro mga 3/4 nito ay nalagyan natin ng mixture. And mapapansin niyo natatrap dito yung mga buo-buo na mixture. Ayan, ayaw natin na masama yan sa ating leche flan, sa ganun ay mas maging smoother ang texture nito. At pagkatapos nito guys, ang gagawin natin dito ay tatakpan lang natin ng aluminum foil yung ibabaw nitong ating ramekin. At ihahanda na rin natin yung ating mainit na tubig. Ayan guys, nagpapakulo lang ako ng mainit na tubig dahil gagamitin natin yan dun sa tinatawag natin na water bath. Kakailanganin natin gumamit ng water bath habang binibake yung ating leche flan. Alright guys, so tatakpan na muna natin itong aluminum foil. Itong ating ramekins. Ayan. At narinig nyo na yung ating oven. Ready na. So, pagkatapos nito, ihahanda lang natin yung ating water bath. Pagkatapos, ilalagay na natin ito sa oven. At pag naglalagay ako ng aluminum foil, yung hindi makintab na side, yung nasa ibaba. Ayan. Pagkatapos natin ipatong, ay isisilang natin ito. Ipress lang natin yung sides. Sige na, may masil ito mabuti. Ipayan ito. Ayan. At ihanda na natin yung ating water bath. Guys, sa process na to gagamit lang tayo ng isang roasting tray. Nang sa ganun, medyo mataas ito. At ilalagay lang natin dito yung ating ramekin na meron ng leche flan mixture sa loob. Kung meron kayong mailalagay na wire rack dito, sa taas na medyo nakaangat ng konti, mas maganda. Pero kung wala, pwedeng ganito lang. Idirekta na natin dito yung paglagay ng ating ramekin. Ayan. At nagpainit na rin ako ng tubig kagaya na sinabi ko sa inyo kanina. So yung tubig mainit na, ang gagawin ko ngayon ay dahan-dahan ko lang ibubuhos yung tubig dito. At dahan-dahan lang natin ibubuhos yung tubig. Ito na yung takore. Yung ating kettle. Hindi natin kailangan punuin ito ng tubig, ha? Siguro mga 1 to 1.5 inches na tubig pwede na dito.
Ayan, at pagkatapos nito, ipapasok ko lang ito sa oven at ibibake na natin. Buksan lang natin yung ating oven. At dahan-dahan natin ipapasok ito dahil medyo mainit. So, konting pingat lang. At siguraduhin natin hindi matapon din yung tubig dito sa ating water bath. At ibibake lang natin ito ng ilang minuto hanggang sa tuluyan ng maluto yung ating leche flan. Ayan guys, ready na itong ating oven baked leche flan. Tatanggalin na natin ito sa oven. At pagkatapos ay papalamigin muna natin. Huwag niyong kalimutan magsuot ng guwantes ha, at napakainit pa nito. Alright. Ilalagay ko muna siya dito. Guys, sa puntong ito, papalamigin muna natin itong ating oven-baked na leche flan hanggang sa ma-handle na natin ang ating kamay yung init nito. Ililipat lang natin ito sa isang plato. Pwede natin itong iserve kagad o pwede rin natin itong i-refrigerate muna. Guys, after natin may lipat sa isang serving plate at may i-refrigerate ng ilang oras, ito na ang ating oven-baked leche flan.